po sa ating mga tagapagsubaybay at sa ating mga bagong viewers. Sa araw na ito ay ating ituturo kung paano gumawa ng add to cart o buy now button para sa inyong mga online product. Doon po kayo sa inyong mga browser, type po yung PayPal. Tapos, enter nyo lang po. So, doon sa search po, makita nyo po ang www.paypal.com. So, meron dyang login, tapos may sign up for free. So, kung wala pa po kayong PayPal, so, doon po kayo sa sign up for free para magkaroon po kayo ng PayPal account. So, dalawa po ang pagpipilian, merong personal account at may business account. So, dito lang po tayo sa personal account po. Tapos, in-next nyo lang po para magkaroon kayo ng PayPal account. So, sa paraang ito, kung meron na kayong PayPal account, magkaroon na kayo ng add to cart or buy now button, no? Kung kayo ay online seller or meron kayong binibenta ng kanilang produkto. So, dito po sa sign up, i-complete nyo lang po, no? Your email, mobile number, legal first name, legal last name, tapos yung password nyo, no? Confirm yung password. Tapos, pag natapos nyo yung pag-sign up, so, pwede na kayong mag-login, no? So, kailangan kumpleto. So, sa pag-login po, dapat, okay, approve na yung ano nyo, yung PayPal account. So, i-type nyo lang po yung email address, no? Sa pag-sign up nyo, tapos yung password na ginawa nyo, para makapag-login po kayo sa inyong mga PayPal account. So, i-click lang po ang login. So, processing. So, dito po, nilagyan ko po ng extra layer yung account ko, no? Para maging secure. So, nilagyan ko yung two-factor authentication, yung contact number ko po, para dun mag-send ng code, no? Bago makapag-tuloyin, makapag-login. So, nag-send na sa aking cellphone yung code, no? Tingnan ko. Okay, so tapos i-type ko to yung code na galing sa PayPal. Tapos personal na computer ko, so trust this device. Okay lang po. Pero nung pag ang ginagamit nyo ay yung hindi sa private nyo na laptop, huwag nyong i-trust yung device, no? Baka ma-hack yung account. So, ito yung PayPal ko. Zero balance na po, no? Kasi nilipat ko yung balance ko sa aking local bank account, no? Para magamit yung pera. So, kung tingnan nyo yung recent activity, meron akong payment, no? From Ingrid Incorporated. Nakatanggap po ako ng $107, no? Tapos, nag-transfer po ako to bank, to my bank account na kinoconvert ko yung pera from dollars to pesos. So, yun, nagkaroon ako ng 5,000 pesos, no? Pero, saan po ba po tayo gagawa, no? Ng add to cart or buy now button, no? Para sa ating online product. So, dito po tayo, no? Sa tools. So, select nyo lang po all tools. Tapos, click nyo lang para makita natin ang mga iba't ibang pagpipilian, no, na gusto mong gamitin para sa inyong online business, no? Na kailangan po to, no, dahil mayroong mga customer, no, na malayo, no? Tapos gusto nila na sa pagbabayad, ang gamitin nila ay yung mga card nila, no? Sa kanilang iba't ibang bangko, no? Depende kung anong card ang mayroon sila. So, dito, no? Popular with merchants, no? May subscription button, shipping calculator, tax calculator. So, marami po dito, no? So, doon sa all tools, saan ba tayo, no? Gagawa ng payment button, no? Buy now or add to cart. So, tingnan nyo din sa gilid, no? Merong pagpipilian. Sell your products, no? So, dahil lang bibenta ka online, so,
dito tayo sa PayPal button. So, i-open nyo lang po, no, para makagawa tayo. Ano pa ang mga nasa PayPal buttons. So, ang buttons na ito, pag ito ay ini-integrate nyo sa inyong mga paninda, sa inyong website, no, sa inyong mga sites, so, pupunta ang pera dito, no, for dun sa inyong mga PayPal accounts. So, mayroong smart buttons, buy now buttons, add to cart, yan, may donation, saka subscribe, no, depende kung ano yung mode, no, ng inyong produkto, no, o ano yung inyong mga gustong ibenta. So, ang gagawin natin po ngayon ay gawa tayo ng sample, no. Ang gagawin natin ay dito tayo sa dito tayo sa buy now, no. Kasi halimbawa, nagtitinda ako ng mga, halimbawa lang, binibenta ko yung plant pots ko, no. So, para makagawa ako ng button na i-click lang ng mga customer para pwede silang magbayad sa gamit ang kanilang card. So, ito po, no, mag-create tayo ng buy now button. At yung benta ay papasok yan dito sa or sa PayPal account nyo, no. So, hassle free, no. So, ilagay nyo lang yung pangalan, no, ng ano yung binibenta nyo, tapos optional yung ID dyan, pinihin din nyo lagyan, no. Tapos yung price, so ang currency po, depende kung anong bansa, no, kung anong bansa or yung currency na gusto mo. So, nasa Pilipinas tayo kaya, peso, no, PHP. Tapos shipping, pag walang bayad yung produkto mo sa shipping, so zero lang. Kung meron, ilagay mo yung amount, tapos yung tax rate, no, automatic yan, o pwede lagyan mo, no. Tapos meron yan 2 at 3 optional, pwede mong hindi, skip mo na lang yung 2 at 3, no, optional yan, yung 1 na lang, no. Tapos create button, no, or ma-click mo yung create para maka-create ka ng buy now button. So ayun, no, makikita ninyo mayroong codes, no? So, i-select nyo lang yung codes. Yung code na ito po ay ating ilalagay, no, sa ating website kung saan nagbebenta kayo ng iyong produkto. So, ang ginagamit ko po, marami pong free platform ngayon, no, para doon kayo magbenta ng inyong mga produkto. So, ang ginamit ko po ay dito po ako sa Blogger, no, free platform. Meron ding WordPress, no, at iba pang mga blogging platform na libre, no, kung saan pwede kayo magbenta. So, dito tayo sa pages, no, yung private page natin. Hindi tayo doon sa post editor dahil sample lang to, no. Tapos, new page tayo, no. Halimbawa, binibenta ko yung plant patch. So, lagyan ko ng title. O, pagandahin ko pa, no, para maging mabenta. Gawin kong beautiful plant pots. Tapos, lagyan mo ng picture para makita ng bumibili, no? Insert image. Insert ka lang. Then, choose files from your computer, no? Kung ano yung binibenta mo, pwede mo para makita ng mga mamimili, no? Tapos, mag-upload yan, no? Kung depende kung anong produkto. So, kailangan pag ikaw ay nag-bibenta, meron talagang picture o video ba ng iyong produkto, no, para makita naman ang mamimili, para sila ay mainggan yung bumili ng iyong produkto, no. So hintayin nyo lang ma-upload yung picture. So kailangan din na legit, no, magbenta kayo legit po, dahil malaking problema pag kayo ay nag-scam, no, or lalagay kayo ng produkto tapos may bibili tapos wala naman pala, no, hindi niyo naman pala kayang ipadala, no. So mahirap 'yon, no, baka nasa bilangguan ang bagsak niyo, no. So dapat legit po. Okay, so yan na po, yun halimbawa lang to po, no. So yung produktong gusto mong ibenta ay plant pots, no, yeah, for only 500 pesos. So, halimbawa lang ito. So, pwede mo lagyan ng kahit anong description, no? Kung
sino yung seller or yung company, no? Tulad ng mga nasa Lazada, tulad ng Shopee, no? Merong pictures, merong description, merong video or ano pang description dyan para magkaroon ng trust ng yung mga buyer ninyo, no? Na hindi talaga yun scam, no? Na ito yun po ay legit, no? Pwede maglagay kayo ng mga contact number, address, no? Para makakausap po kayo ng inyong mga buyer o gustong bumili ng inyong mga produkto, no? So yung code kanina na nasa PayPal na buy now, ilagay natin, no, sa ibaba. So sa, nasa compose mode, lipat tayo sa HTML code, no? Tapos doon i-paste natin yung code kanina. Yan. So itong hina-highlight ko ay ang code na ating kinukopya mula sa PayPal kanina, no? Under website. So, yan, sa PayPal. So, i-paste natin sa HTML, no? Sa Blogger platform. Tapos, pag tining natin sa Compose, yan. Kikita natin, buy now, no? Sa HTML mode, mga codes ang magkita. Pag nasa Compose tayo, kita mo na yung gusto nating makita, no, buy now, i-center natin. So, publish, pag pinapublish mo yan, makikita mo na yung page, no, na doon papasok yung mga customer mo kung saan pwede silang bumili ng inyong produkto, no. So, i-view natin ang page para makita yung produkto, no. So, tingnan natin. So, maraming pagpipilihan, pwedeng PayPal account, may para pwede yung mga bank cards na pwede ding COD, lagyan nyo dyan ng COD or ano pa, no? COD sa Palawan or ano-ano pa, GCash, no? Ilagay nyo lang sa description. Tapos kung gusto ng card or PayPal sila magbabayad, yan, mayroon na tayong buy now button mula sa PayPal. Okay? So, try natin, no? Kung halimbawa, bibili ako na pot na ito, no? Or ng maraming pots. So, i-click ko yung buy now button. Halimbawa, ako yung customer. Ito na yung makikita ako pag gusto kong bumili, no? Yan. Mayroong padlock, no? So, it means secure po ang PayPal, no? Hindi po makahack yung mga cards or bank cards na ginagamit. So, pay with debit or credit card. So, pag walang laman yung PayPal nila, so, doon sila sa pay with debit or credit card, no? Yan. Pay with debit or credit card. So, hassle-free. Okay? So, pay with debit or credit card. So, pag ako yung customer, gusto kong bumili dyan, may pera ako, so i-enter ko lang, lagay ko lang yung mga information dyan, yung card number ng card ko, yung kailan expire, yung CVV, yung pangalan ko, no? Yan. Tapos billing address, mga address dyan, may contact number pa. Tapos i-click lang yung pay now. So pag ni-click yung pay now, ay okay, magsaging successful po yun pag mayroong laman yung card, no? Tapos, makikita mo yung seller, no? Tapos, makikita mo din yung mga produkto, tapos mayroong receipt. Tapos, pwede na yung ipadala, no? Depende sa ano yung may contact number yung seller doon, no? So, yun na, diba? Ang dali. Tapos, doon tayo sa ano? Gagawa din tayo ng add to cart. The same lang po, no? So, kanina, buy now. So, kung gusto nyo na maiba naman, gusto nyo ng add to cart, tulad ng ibang mga professional na site, no? Na ang kanilang, nasa kanilang produkto ay add to cart, no? Para kahit, halimbawa, iba-iba yung binibenta mo, so, pwede niyang paghaluin, no? Kung ano-ano yung mga binibenta mo. So, mag-create tayo ng isa. So, dito po, mayroon din shopping cart, no? Type, no? Ng ano yung gusto mong gawin. Tapos, price. Kailangan lagyan ng price, no?
kung magkano yung produktong gustong ibenta, tapos yung shipping, tapos yung tax, tapos kung ano yung email address na gustong makatanggap. So, syempre, sa PayPal mo yung ginagamit mo na email address. Pag hindi mo yan nilalagyan ng data, yan, mag-error yan po, mag-i-error yan. Kaya, lagyan mo ng amount, no? Tapos, shipping, tapos ang email address ng gusto ng yung PayPal account. Tapos, i-create mo lang. Tapos, merong code tulad kanina, no? Sa buy now button para sa inyong website. Tapos, select code. I-copy nyo lang yan. Pagkatapos, punta kayo doon sa inyong website, no? Create kayo ng new page. Tapos, yung title. Tapos, mag-compose kayo. Lagyan nyo ng image, video, description. Tapos, yung code. Punta kayo sa HTML. HTML view. Tapos, i-paste yung code. So, pag-compose view na, makikita nyo na na ang add to cart yung kanina, no? So, i-center natin. Yan. So, alimbawa, nagbibenta ka tulad kanina. So, kailangan talaga mayroong mga description kung ano yung binibenta mo, no? So, ulitin ko, dapat legit, no? Dahil, pag hindi yung tunay yung binibenta nyo, tapos may bibili, ay peligro kayo, no? So, add to cart, tapos i-publish natin, no? Para makita ninyo na pwedeng-pwede talaga, no? Ang add to cart button sa PayPal, no? Para maging professional ang inyong online selling. So, add to cart. So, halimbawa, may bibili, no? Click siya ng add to cart. Gusto niyang bilhin yung plant pots, no? Na binibenta mo. So, yan. May padlock. So, secure po, no? Secure yung kanyang pagbili, no? Kung yung card ang kanyang mga detalye ng card ang kanyang ilalagay para makabili ng inyong produkto, hindi po yan mahahang dahil secure po, no? Yung payment, mayroong padlock, no? Hindi yun makikita ng mga hacker dahil may padlock, no? Okay, so yun ang bininta mo kanina, plant pots, no? Na 500 yung isa. So, pagawin mong dalawa, gusto kang bumili ng dalawa, automatic po maging 1,000. No, yan ang ganda ng add to cart. Kung gusto niyang bumili ng tatlong plant pots for 500, so automatic magiging 1,500. Wow, ang galing. Pag apat, automatic yan na magiging 2,000. So, yan. So, pwede siyang magbayad ng PayPal pag may laman ang PayPal account niya. Or mag-check out siya, pay without a PayPal account. So, means po na pwedeng-pwede yung mga card ang gamitin niya. No? Pwede Visa card, MasterCard, o ano pang card na meron ang mga customer, no? Para makabili ng inyong produkto, no, na binibenta online. Okay, so kung tingnan ninyo, so meron po dito, no, Visa, MasterCard, Discover, no, at iba pa. Tulad kanina, no, ilagay lang ng may-ari ng card ang mga details, no, mga detalye para maging successful ang pagbili niya ng inyong mga produkto. So kung pag meron kayong add to cart, buy now button, no, from PayPal. So, pwedeng-pwede. So, yan. Kanina, 2,000 pesos, no? Kasi apat na pots ang aking or ang gustong bilhin, no? So, pag alagay lang dyan ang lahat ng data ng card, tapos may laman, pag kiniklik niya yung pay now sa baba, no? Bottom part, ay maging successful ang payment. Tapos, ang seller po, dapat padala din yung produkto, no? Sa shipping address kasi makikita yon, no? So, maraming salamat po. Dito lang po kayo mag-login sa paypal.com para makapag gawa, no? Or makagawa kayo ng add to cart or buy now button para sa inyong produkto. So, mag-login lang po or mag-sign up sa wala pa, no? For free, no? Sign up for free, no? Sa PayPal.com.